I-add to cart mo na ang swerte. www.pakbettv.com. Para sa taon ng 2022, mga kapakbet, ang Hungry Ghost Month, Ghost Month o Ghost Festival ay magsisimula sa July 29 at magtatapos sa August 26. At para naman sa Ghost Day sa taong ito, ito ay sa August 12. Bakit ko nga ba ito binanggit? Kapag Ghost Month na ang pinag-uusapan, mga kapakbet, laging pinapayo ng mga feng shui experts na labanan nyo ang dalang kamalasan nito at ang negative energies na magdudulot ng mga masasamang epekto sa buhay nyo kapag pinabayaan lang. Itong Hungry Ghost Month o Ghost Month ay ang araw o buwan na kung saan talamak ang mga masasamang kaluluwa sa mundong ibabaw. At ang isa sa pinakamabisang ritual upang mawala at mataboy ang dalang bad vibes ay ang pagsusunog ng incense. Bakit nga ba incense ang gagamitin? Kapag sinindihan mo ang incense, mga kapakbet, ang usok nito ay may dalang positive aura at isang mabangong amoy. Ang mga incense ay gawa sa mga natural na sangkap, kaya gustong gusto ito ng mga tao upang ialay at sindihan sa mga simbahan at templo. Bukod pa rito, ang mga incense ay pinaniniwalaang naglilinis ng paligid at tumataboy sa mga negative o bad energies katulad ng sa Ghost Month. Pero ang paniniwalang ito, kapakbet, ay makatotohanan. Dagdag pa, ang mga incense ay may magandang dulot sa inyong kalusugan at pag-iisip. Bago tayo dumako sa incense ritual, dapat munang pumili kayo ng incense na gagamitin nyo para sa nasabing ritual at ngayong Hungry Ghost Month. Ano nga bang incense ang dapat meron kayo? Bibigyan ko kayo ng listahan para mas mapadali kayo sa pagpili, mga kapakbet, at ito ang mga sumusunod. Una, Green Tara Incense Stick. Kapag ito ay sinindihan mo, papapasukin ito sa iyong buhay ang kapurian at pagiging positibo. Ang sangkap sa incense na ito ay gawa sa green tea na sumisimbolo sa isang solidong suporta. Sinasabi rin na ito ay tumutulong upang makahatag ka ng mga magagandang balita sa iyong paligid, lalo na ngayong Hungry Ghost Month. Scent, Green Tea. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store, Kapakbet. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Pangalawa, Medicine Buddha Incense Stick. Ngayong Hungry Ghost Month, maapektuhan nito ang kalusugan mo. Ngunit sa tulong ng Medicine Buddha Incense, magkakaroon ka ng proteksyon laban sa mga sakit na dadapo sa iyo. Sindihan mo ito para sa isang malusog na pangatawan, pati na rin para sa mga miyembro ng pamilya. Ang incense na ito ay may basbas ng isang Medicine Buddha, kaya naman sulit na sulit ito para sa health protection mo. Scent, Lavender. Pangatlo, Artemisia Protector Incense Stick. Bukod sa Medicine Buddha Incense, meron tayong Artemisia Protector Incense na para rin sa iyong kalusugan at kapurian. Ang incense na ito ay mainam para magbigay liwanag sa mga panahon na ikaw ay nilalamo ng kadiliman. Katulad ng kamalasan, mga sakit o hindi naman kaya ay ang Ghost Month. Scent, Jasmine. Pang-apat, Four-Armed Chenrezig Incense Stick. Ang incense na ito, mga kapakbet, ay may basbas ng Four-Armed Chenrezig. Bawat kamay nito ay nagre-representa sa Four Immeasurables. Ito ang pag-ibig, kabutihan, pagkahabag at kaligayahan. Perpekto itong sindihan sa araw ng Ghost Month dahil walang katumbas na proteksyon at pagmamahal ang mapapas sa iyo, lalo na sa mga biglaang pagbaba ng swerte at pagkakaroon ng mga aksidente. Scent, Osmanthus. Panglima, Mani Auspicious Incense Stick. Kung ayaw mo namang mawala ang dala mong swerte ngayong Hungry Ghost Month, mga kapakbet, gumamit ka ng Mani Auspicious Incense.
Ito ay dahil nag-iimbita ito ng swerte papasok ng buhay mo. Bukod pa rito, ito rin ay nagbibigay ng positibong pakiramdam at kaunlaran. Mabisa rin itong gawing offerings lalo na sa Hungry Ghost Month para tulungan kang matupad ang iyong mga hangarin sa buhay sa kabila ng mga unos. Scent Rose. Pang-anim, Wealth Incense Stick. Hindi rin makakatakas sa dalang masamang epekto ng Ghost Month ang iyong pera at yaman, mga kapakbet. Pero sa tulong ng Wealth Incense na ito, ikaw ay magkakaroon ng proteksyon para hindi agad-agad maubos ang yaman na meron ka. Sindihan ito kung sa tingin mo ay naapektuhan na ng Ghost Month ang yaman, daloy ng negosyo at pasok ng pera sa buhay. Scent, Sandalwood. Kapag nakapili na kayo ng incense na gagamitin niyo, mga kapakbet, simulan niyo na ang ritual. Para magawa ang ritual, sundin niyo lang ang aking mga sasabihin. Una, sindihan ang incense. Huwag kalimutang patayin ang apoy sa incense at hayaan ang usok na kumalat. Pangalawa, lumakad ng paklakwise sa buong bahay. Habang ikaw ay umiikot sa bahay niyo, mga kapakbet, huwag kalimutan ang mga silid para lahat ng bahay ay mausukan. Pangatlo, magbigkas ng mga mantra o chants. Nasa sa inyo na, mga kapakbet, kung kayo ay magbibigkas ng mga mantra o chants habang ginagawa ang ritual. Pagkatapos niyong gawin ang incense ritual para sa Hungry Ghost Month, pwede nyo nang ilagay ang inyong incense sa isang incense holder at hayaan itong maubos. Huwag din kalimutang gumawa muna ng intensyon bago gawin ang nasabing ritual. Gawin nyo ito 2 o 3 beses sa isang linggo ngayong Hungry Ghost Month, mga kapakbet. At mas mabuti, nagagawin nyo ito kapag takip silim na. Ngayon, saan makakabili ng incense at incense holder? Pwes, i-check nyo lang ang aming Shopee o Lazada accounts para sa mga abot-kayang incense na pantaboy malas at negative energies ngayong Hungry Ghost Month 2022. O hindi naman kaya ay pumunta kayo sa aming store located at Unit 1004 Cityland Shaw Tower, Corner St. Francis, Mandaluyong City. Dalangin ko ngayon sa inyo, lalo na sa Hungry Ghost Month, ay ang isang malusog na pangatawan at maswerteng buhay. Huwag kalimutang i-add to cart ang swerte, mga kapakpit. Ugaliin din ang pagdadasal para mataboy ang mga masasamang kaluluwa sa paligid. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po natin kalimutang magdasal at manalig sa may kapal, hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood, mga kapakbet.